ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang mapangtan buhay na walang hanggan. Sa bigin ng ating Panginoon tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Naihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una.
Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami yung pangaralan upang matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihahain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaniyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kahilingan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagkatapos naturuan ni Jesus ang mga alagad kung paano manalangin sa pamamagitan ng pagsasambit ng Ama namin, gumamit naman ngayon si Jesus ng isang talinhaga ng persistence o tuloy-tuloy katulad ng narinig natin na ebanghelyo bilang isang kaibigan.
nakita natin na ang Ebanghelyo ay hindi lamang tumutukoy sa isang kaibigang nagpupumilit o patuloy na humihingi sa kaniyang kaibigan ng isang pabor. Ganun din, dinala ni Jesus ang katotohanan ito na ang lahat ng humihingi ay binibigyan. Kumakatok ay pinagbubuksan, ang naghahanap ay makakikita. Pero hindi ganito kasimple sa isang Kristiyanong naniniwala sa Diyos. Ito ay hindi isang one-time asking for grace. Kailangan po mayroong pattern. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi ayon sa pangangailangan kung hindi ayon sa sistema ng buhay. Meron akong ikukwento sa inyo na isa kong karanasan. I will let you decide kung ano ang tama. Nagmisa ako sa isang kapilya sa malayong lugar. Pagkatapos ng misa, kailangan kong pumunta uli sa isang kapilya sa loob ng 5 minuto. Parang ang rest lang ay 5 minuto. Malapit lang naman ang susunod na kapilya. Pagkatapos ng misa, may lumapit sa akin na isang parokyano at sinabi niya na, "Father, pwede po ba na maimbita kayo sa birthday ng aking asawa? It's 50 na po yung aking asawa. Pwede po ba kayong magdasal sa bago kami kumain?" Nagulat ako. Sabi ko, eh, hindi po ako makakapunta kasi ang susunod na misa ay 5 minutes from now. Eh, nagalit po sa akin yung isang parokyano. Minsan lang daw mag-request, hindi pa napagbigyan. Kung kayo po yung nasa lugar ko, ano ang inyong gagawin? Pagbibigyan nyo o hindi? So, hindi ko pinagbigyan sa aking lugar. Bakit po? Dahil mas mahalaga yung mga taong naghihintay sa kapilya kesa sa isang taong naghihintay lamang na ako ay pumunta doon at sabihin sa mga bisita na nandito yung pari na aming kilala. Ang tawag po doon sa request na yon, kapritsyo. Kaya ang sabi ko, eh nasaan po yung nagdasal sa inyo nung 49, nung 48, nung 47? May pari po ba na nagdasal nung birthday ninyo nung kayo ay 35, nung kayo ay 36, 37? Kaya lalong nagalit ata sa akin, parang isinumpa ako. Bakit? Kasi may mga tao na gusto lamang na panalangin ay kapritsyo. May mga tao na gusto lamang na ang kanilang sasabihin ay makalulugod sa mga taong kaharap nila. Ganito ang ating paniniwala sa pandinig ng Diyos. Hindi nakikinig ang Diyos sa kapritsyo ng panalangin. Hindi nakikinig ang Diyos kung ito ay self-giving, kung ito ay selfish prayer. Hindi nakikinig ang Diyos kung ito ay malayo sa kaniyang kagustuhan. Sapagkat ang tunay na panalangin ay persistent, tuloy-tuloy, hindi nagbabago, hindi ito nawawala ng koneksyon sa Diyos. Hindi kailangang ang panalangin ay ngayon lang. Nakikinig ang Diyos araw-araw sa panalangin natin at kaniyang tinitingnan at tinitimbang ayon sa ating pangangailangan. Kaya hindi dapat maging kapritsyo ang panalangin. Huwag natin gamitin ang panalangin dahil lamang sa ating personal na comfort.
whether it is good or bad on our side, we still pray. Katulad sa Ebanghelyo, ang Ama ay nakikinig ng tunay, ang Ama ay tunay na nakikiugnay kung tama at tunay ang ating mga panalangin. Mas maganda po ang pakiramdam kung ang panalangin ating sinasabi sa Diyos ay ang panalangin ng pagpapakumbaba at panalangin ng paghingi ng kaniyang awa. Ang panalangin ay hindi one-sided. Ang panalangin ay kapareho ng komunikasyon na mayroong pagdinig, mayroong pakikinig, at mayroong pagsasalita. May mga panalangin hindi natin kailangang magsalita. May mga panalangin ang ating katawan, ang ating pag-iisip, ang ating presensya ay sapat na para sa Diyos. Katulad ng Ebanghelyong ating narinig, ibinibigay ng Diyos ang banal na Espiritu na humihingi nito. Atin palaging tatandaan, atin palaging iisipin na ang pananalangin ay kailangang tuloy-tuloy, mapagkumbaba at palaging nakikinig. Huwag tayong selfish. Baka minsan ito ang ating paraan kaya hindi natin napapakinggan ang gusto ng Diyos sa atin. Huwag yung pagpasok sa simbahan, sasabihin mo agad sa Diyos, Lord, penging pera. Lord, penging bigas. Hindi naman yun babagsak sa harapan natin. Kailangan meron tayong gagawin, mayroon tayong bahagi sa panalangin ito katulad ng persistent ng isang kaibigan na walang tigil na humingi upang siya ay pagbigyan. Huwag niyong sasabihin din sa Diyos na, Lord, ang tagal-tagal ko nang nagpe-prayer tungkol dito. Eh, hindi mo pa nakikita ang sagot. Matagal ka nang nagpe-prayer, hindi pa nagkakaroon ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. Kailangan mo pa ng more prayer. Mas malalim, mas intimate, at mas totoo sa sarili mo. Walang self-centeredness sa harapan ng Diyos. Palaging papunta sa Kanya at patungo sa ating puso. Alam nyo, presensya pa lang, prayer na. Makikita mo yung tao na sincere sa kaniyang prayer, sa kanya pa lamang presensya na ipinapakita sa Diyos. Kapag papasok po kayo sa simbahan, damhin nyo muna at hingin ang presensya ng Espiritu Santo. Pasok, upo kayo. Close your eyes. Huwag kayong tumingin kung saan-saan. Kasi yung iba, pagpasok, alam ninyo ginagawa. Bubuksan ng cellphone. Magsa-cellphone habang nakaupo. Pero nagpe-prayer. Imaginin mo yon. One time, merong dalawang magkaibigan pumasok sa simbahan. Pagkaupo, inilabas lahat ng mga pictures at doon sila nagkwentuhan. Tiningnan nila lahat ng mga pictures na hawak nila. Nag-antanda ng krus, lumabas. Prayer ba yun? Pananalangin ba yun? Kaya kahit anong gawin natin, kung walang katotohanan at walang bahid
ng pag-aalaala na tayo ba ay tinitingnan ng Diyos, nawawalan din ng saysay ang ating presensya. Sanayin po natin ang silence sa pananalangin. Bukod sa salita, kailangan din nating makinig sa inspirasyon ng Diyos sa araw-araw. Paggising sa umaga, huwag po na kayong babalikwas sa higaan. Upo po muna kayo sa inyong higaan. Close your eyes for 30 seconds and pray. Mararamdaman ninyong ang presensya ng Diyos ay kasama mo sa maghapon. Dahil ang pakikipag-ugnay ay panalangin at ang panalangin ay pakikiugnay. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay nakikinig sa mga taong marunong ding makinig. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang isang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay, pananalangin, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain, ang pananalangin, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagkapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway mabuhay kay Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ng iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y inibig mo at inangkin ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya na maipagkaloob, babaling iyas, inigintong nilukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagginiw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Dakilang pag-ibig san man manan, Diyos ay naroon, walang alin langan. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus, tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin
ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dasal ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuan
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulualhati ka namin.